good morning. Welcome to my YouTube channel, Yvonne Bautista, ang tenderang vlogger. Yun, kumusta mga ka-Ebonatics dyan? So, pasensya na kayo, medyo natagalan tong vlog na to kasi ang dami lang ganap pagkatapos nung mga kung ano-anong mga ganap. Kaya natagalan tong permit sa 5,000 na puhunan sa Sari-Sari Store serye. Pero bago ang lahat, gusto ko magpasalamat sa lahat ng bumati sa akin, sa text, sa tawag, sa messenger, sa YouTube, yan, sa mga comments. Thank you very much, and kay Counselor Amy and Marvin Rillo dito sa aming lugar sa Quezon City, yan, kasi nagpadala siya ng cake sa akin. So ayun, mag-start na tayo. Ang topic natin for today is about yung kung ano bang susunod na hakbang mo kapag ka nag-start ka ng Sari-Sari Store business. Nakatulad lang nito. Mag-ana tayo, itong halimbawa ko na to ay tungkol dito sa 5,000 puhunan ko, Sari-Sari Store serye na 5,000 ang puhunan. So, nakapag-start up ka na, diba? Nakapag-start ka na magtinda sa 5,000 mo na puhunan. Anong kailangan mong gawin? Kailangan mo bang kumuha ng permit? Yon. So, ito ang topic natin ngayon. Okay, bago pa tayo mag-start, ang vlog na ito ay based on my own opinion. Bakit? Kasi depende. Depende kasi nakadepende kung saan ka nakatira at kung anong requirements ang hinihingi dyan sa lugar mo. Bakit? Kasi magkakaiba tayo ng lugar, di ba? Hindi lang naman lahat ng nanonood sa akin taga Quezon City. Meron kasing lugar na kung 5,000 pesos lang ang puhunan mo, katulad nitong sa reenactment ko na ginawa para sa inyo, ay pwedeng barangay business permit lang and hinihingi dyan sa area nyo kung hindi naman masyadong mahigpit. Or pwede rin na bago kayo mag-start pala mismo, ay meron na kayong mga permit kaagad na nakalatag. So, pagka ganun, siguro nasa commercial space kayo, nasa commercial yung lugar nyo or mahigpit talaga dyan sa area nyo. At nakadepende din sa mga babayaran. So, meron akong mga hinandang mga example na nakachat ko and yung mga vlogger din kung magkano ang bayad dun sa kanila sa business permit at magkano naman yung bayad dito sa amin. So, mamaya ibibigay ko example sa inyo at magbibigay din ako ng halimbawa about sa online. Kasi diba, ang online ngayon ay hinihingan na ng DTI, no, BIR. Pero dun sa mga online naman, ang hinihingi naman kung na kailangan mag-comply ka ng BIR ay kung kumikita ka ng 250,000 a year. So hindi naman lahat ng online sellers ay hinihingan o kailangan mag-apply ng BIR. Okay? Kasi maraming nag-react. So lahat naman yun kailangan, minimum ng kinikita mo a year ay 250 pesos. Minimum yun. Okay? So mag-start na tayo. Okay, dito kasi sa lugar namin ay barangay business permit ang una kong kinuha. Ang bayad dito sa amin ay 500 pesos. Pero tinry kong biruin lang yung kapitan namin na kung wala bang tawad yun. So, pinatawad niya naman ako ng 100 pesos. Kaya 400 pesos na lang ang nabayad ko sa barangay business permit namin. And good for 1 year yun. Valid for 1 year ang barangay business permit. Next naman ay DTI. Pero sa iba guys, ay nauuna ang DTI. Pwede nyong unahin ang DTI, okay? Ano ba yung sa DTI? Ang DTI ay yung business name mo. Kailangan mong mag-prepare ng tatlong pangalan para sa business name mo. For example, Yvonne and Bagtan Store or Yvonne 1 or Yvonne 2. Kasi kailangan may tatlo kang pagpipilian. Sa DTI kasi, our Department of Trade and Industry, para lang yun ma-register yung name mo para wala kang kaagaw or wala kang ibang kapangalan. Kasi for example, ilagay ko doon Yvonne and Bagtan Store. Tapos ma-detect nila sa computer na meron na palang naunang nakapag-register ng Yvonne and Bagtan Store. So hindi na yun pwede sa akin. Pwedeng Yvonne 1 na lang or Yvonne 2 Sari-Sari Store. Ganon. So yun yung importante. Kaya sa DTI kasi para sarili mong name yun. Okay? So mas mura ang DTI kaysa sa barangay. Dito sa amin. Bakit? Kasi dito kasi, di ba 500 ang barangay business permit. Ang DTI dito sa amin ay 250 pesos lang. Pero, magbigay ako ng example kay Ma'am Karen, tapos rin, magtatayo pa lang siya ng Sari-Sari Store. 5,000 din daw yung kukunan niya
galing sa SAP, galing sa Relief yung sinabi niya sa akin. Wala pa siyang sari-sari store guys, ah. Pero pinauna siya ng kuha ng mga permit. So yun yung sinasabi ko sa inyo, na depende yun sa lugar. May lugar kasi na start ka muna, katulad nito, meron ng maliit 5,000 ang puhunan, saka pa kukuha, magpa-process ng barangay permit kahit papano, at least meron ka munang barangay permit. Sa kanya, si Ma'am Karen ay from Isabela. Tapos, ang nabayaran niya sa barangay permit niya, ang mura nga lang sa kanila ay 100 pesos lang. Sa Isabela ito guys ha, 100 pesos ang barangay permit niya. Ang DTI naman niya ay 230. Ang mayor's permit niya ay 2,500. Tapos yung Bureau of Fire Protection or BFP ay 500 pesos. So, ito yung sinasabi ko na kung saan kayong barangay nakapwesto or nakatira, kailangan dun kayo mismo sa barangay nyo magtanong kasi magkakaiba ang binabayaran sa permit. Yun. So, kailangan nyo yung handa sa DTI. Meron kasi yung zoning, including picture ng tindahan, yung front view nyo, and yung side view. Tapos, may sketch pa yan. Kung sakaling sarili mong bahay, meron pa yung mga amilyar na tinatawag. Kasi, tatanungin kung sarili mo ba yung pwesto or nagre-renta ka ba. So, medyo masyadong madami proseso. Medyo mahirap kung nag-i-start ka pa lang. Sa DTI pa lang to guys, sana 230, 200 or 250 ang kailangan bayaran. Mura lang naman. So, meron pang mag-ano ka pa ng sedula. Ganito kasi yun, pwede kang dumiretso muna sa DTI kung sigurado ka na ang pangalan mo ay unique. Example, Poncho Pelato Sari Sari Store. So, meron bang magpapangalan ng Poncho Pelato Sari Sari Store? So, siguradong-sigurado ka na nag-iisa lang yun. Ikaw lang ang, siguro wala pa talagang gumawa ng ganong Poncho Pelato Sari Sari Store. Or katulad sa amin, Yvonne and Bagtan Store. So, parang, hindi naman common yung name na Bagtan, diba? So, parang sure ka na pagdating doon, pag in-enter yung name noon, wala pang may pangalan ng ganun na sari-sari store. Kasi ang purpose noon, kaya kailangan mauna ka dapat sa DTI. Kasi for example, ako, di ba, nauna nga ako sa barangay. Kung nauna ako sa barangay, tapos pagdating ko sa DTI, yung Yvonne and Bagtan store pala, ay meron ang naunang pangalan. Di, ang mangyayari, mag-iba ka ng name sa DTI kasi kailangan magbigay ng iba pang store name mo na wala kang kapangalan. E paano nga kung nakagawa ka na ng barangay business permit mo, nabayaran mo na yon ng 500 pesos, e paano yun, di babalik ka naman sa barangay, ulitin naman, kukuha ka ulit ng panibagong barangay business permit, so madodobli yung bayad mo. Kaya pinapauna dapat yung DTI. Pero kung sure ka na nag-iisa lang yung name mo, pwedeng kumuha ka na muna ng barangay. Kasi merong namang iba na hindi na hininga ng barangay business permit kung dederecho ka sa DTI. Okay, yung sinasabi kong 250 pesos na bayad sa DTI ay pang barangay lang yun, ah. Kasi ang paparehistro natin ay yung sari-sari store natin, di ba? So, sa barangay lang tayo. So, dito sa amin ay 250. Pero depende yon sa ibang lugar. Kasi nga sa Isabela, 230. And sa Maynila ay 200 pesos. So, saan ka bang lugar nakatira? Depende yon sa lugar nyo, di ba? Sa Maynila, kung sa barangay ka lang ay 200. Kung sa municipal ka na ay 500 pesos. Kung sa regional ay 1,000. Kung national ka na, national meaning buong Pilipinas, yung maano mo ng transaction ay 2,000 pesos. Katulad na lang sa mga online shop. Yung mga online shop ay kinukuhanan din ng DTI or nire-register yung business name. Ayan, si AB Shopila Trend PH, girlfriend ng pinsan kong police sa Maynila, nire-register niya ang kanyang online shop. Ayan, AB Shopila Trend PH. Ang bayad sa kanya, ang nabayaran niya ay 2,000 pesos. Kasi pang national siya, nagtatransact siya sa buong Pilipinas. Kasi nga online business ang kanyang negosyo. So 2,000 pesos ang bayad niya. Tapos sabi niya on process na rin siya para sa BIR. Pero inuulit ko, ang magano lang ng BIR, yung mga online shop, di ba nire-required, dapat ang monthly income mo lang ay 250,000 a year. So yun yung kailangan mong mag-comply ng BIR dun sa mga online shop. Kung gusto mong magpa-register ng DTI online, ang link ay lalagay ko na lang sa description box. Pwedeng mag-register kayo online sa DTI. Yun, BIR ba nasabi ko na? DTI, ito. DTI pinag-usapan natin guys, ah.
Pero kung nandito lang kayo sa Maynila or sa Quezon City, pwede kayong kumuha ng DTI sa Alimol. Alam nyo ba yung sa Alimol? Sa second floor sa Cubao, kung taga dito lang kayo. Ang main office naman yan, pwede kayong kumuha sa Highway 54 Building Mega Mall sa Mandaluyong City. Ayan. Pwedeng cash doon at pwede rin GCash. Pero sa Alimol, alam ko GCash, sa GCash ka magbabayad. At saka dun sa online din, required na sa GCash ka magbabayad. Sa Highway 54 lang, sa Mega Mall Mandaluyong ay, yun yung cash na babayaran mo. So, sandali lang naman yun kasi ano lang yun, pa-register mo ng name. At saka mura lang. And ang validity nun, expiration yun ay 5 years. Ewan ko ba't may nagsabi ng iba 2 years na. Pero 5 years kasi ano naman yun buong Pilipinas naman yun. So, ayun lang muna. Para sa 5,000 mo na puhunan. Pwedeng yun lang muna kasi hindi mo kasi alam kung lalago yung 5,000 pesos mo. Diba? So, kung mag-start ka muna ng 5,000 pesos, katulad nito, itong reenactment ko, inuulit ko, reenactment ko po ito kasi bodega namin to. Hindi ko talaga to second store kasi siguro yung iba, hindi napanood yung buong part 6 ng Sari Sari Store serye ko. Kaya akala nila, nagtayo ako ng second branch ko ng Sari Sari Store. Hindi po, bodega namin to and reenactment ko to sa gustong magtayo ng Sari Sari Store na 5,000 lang yung puhunan kasi gusto ko ay makatotohanan siya. And kaya pagkatapos ko maano sa inyo itong 5,000 na puhunan ay tatanggalin ko na din to. Pero nakakatuwa kasi nakakabenta ako. Yung iba dito alam na for vlogging lang ang setup na ito. Yung iba akala talaga na kinumpetensya ko na si Bagtan na magtatayo dito ng isa pang sari-sari store. So ayun, kung sakali na lumago ang iyong 5,000 na puhunan, pwede ka nang kumuha ng mayor's permit. So, ang mayor's permit ay nakadepende. Sa Isabela ay 2,500. Depende sa lugar nyo yan, okay? Basta depende sa lugar kung magkano ang babayaran nyo. Kaya mas maganda, dyan mismo kayo sa munisipyo magtanong. And then, susunod na kung malaking-malaki na talaga yung business nyo, eh, nag-wholesale na kayo or required ba dyan sa inyo na mag-BIR kayo or lalo na yung mga nasa nasa commercial space, ayun, na nag-issue na ng resibo, yun, kukuha na kayo ng BIR, so, pero depende ulit sa lugar yun. Si Mami Park, Sari Sari Store Theme Park, ay meron ng vlog about dyan, kompleto, ang link niya ilalagay ko. Si AJ Kimpo Vlogs, okay, si Mami Park, Sari Sari Store Theme Park, ay from Pandiblacan. From Pandi, Bulacan, pero iba rin ang binayaran niya. Magkaiba din ang hininging requirements kung ano yung nauna at kung magkano ang binayaran niya. Si AJ Kimpo Vlogs naman ay from Davao City. Ayun, may vlog din siya. Ilalagay ko yung link sa aking description box. Magkaiba din. Iba rin. Pwede niyong panoorin para i-compare nyo. Si Rose and James channel naman ay from General Santos City. May vlog din. Kompleto din yung vlog niya about sa permit from small to malakihan, from barangay to BIR. So, iba rin ang binayaran niya. Magkakaiba nga kasi. So, pwede niyong panoorin yung tatlo from Pandi, Bulacan, Davao City, and from General Santos City. Ang mga link nila ay lalagay ko sa baba para magkaroon ng idea yung maliliit pa lang na katulad nito, 5,000 puhunan, malay nyo, di ba? Boom! Biglang mag-boom na mag-ano yung business, di ba? Lumago! Na from 5,000 puhunan, lumago. So, yun yung kailangan yung kumuha ng additional na permit na mayor's permit and yung BIR. Ayun, maraming salamat. Ito ay part 7 ng 5,000 puhunan, sari-sari store, serye. Congratulations nga pala sa mga bagong nagtayo ng sari-sari store nila na 5,000 lang din ang puhunan na nagme-message sa akin. And kay Crystal Seiya na nag-start ng kanyang sari-sari store, 3,000 ang puhunan, yan during lockdown. Panoorin nyo ang kanyang vlogs. And thank you sa effort mo nung birthday ko, Crystal Seiya. Subscribe nyo na, napaka-legit. Shout out din sa aking mga ka-team kapit, ka-team kasari, and kay tinderang vlogger ng Bohol, Mami Ann, kay Jasmine Maranan Tolentino, sa mga organic viewer ko, sa mga bagong nakasubscribe. Ayan, shoutout ko kayo sa susunod kasi medyo mahaba ng aking video. Sa mga bago po sa aking YouTube channel, subscribe kayo. Ang aking channel ay Best of Sari Sari Stores, YouTube Tutorials, How to Save Money, ayun. And kung may gusto kong malaman about sa Sari Sari Store, punta lang kayo sa playlist ko. Baka yung hinahanap nyo ay na-vlog ko na pala. Yon, thank you.